quality equipment, at higit sa lahat, magtrabaho sa isang bansa na alam mong pahalagahan at bibigyan ka ng boses sa profesyon na pinaghirapan mo. Ako rin, inaamin ko, I am tempted to pursue a career abroad. Kaya dahil dito, hindi ko rin magawang tingnan ng masama ang mga kapwa nating nurses na ito ang piniling landas. I know some of us here in this exact plenary hall would choose that path. Maybe some already have concrete plans to execute that. And I also know that I could not, nor have any right to prevent you from doing so. But for those who plan to stay here in the country, yung mga nagtaas po ng kamay kanina, I do hope that you keep the passion burning, not for our government, but for the Filipino people, na gaya natin ay mga biktima lang din ng kasalukuyang sistemang pangkalusugan ng bansang ito. Nawa ay tayo ang tumindig para sa mga kababayan nating nangangailangan sa atin ngayon, higit kailanman. I would be ending this speech with a challenge to us new nurses to love our patients not just because we are going to be compensated to do so. Sabi nga nila, patients, or in Tagalog, ay mga pasyente. At patients, or in Tagalog, ay pasensya. Dalawang salita na sinadya ata na gawing magkatunog at minsan ay nakalilitong pakinggan. Pero may dahilan siguro kung bakit ganun. Dahil kailangan ng mahabang-mahabang patience ng ating mga future patients. Kasabay nito, I also want to challenge our government to respect us more. One of which bare minimum efforts that they could do is to increase our compensation. May this be one of the reasons for my deep longing to finally come true that one day, no Filipino dream to be a nurse just so they could use it as a gateway to leave the country. Yeah. And I hope na kasama ko kayo lahat sa ultimate pagtupad ng pangarap ngayon para sa ating ilang bayan. Muli, pinabati ko ang lahat sa karangalang ito na ating pinaghirapan. Higit dito ay gusto ko rin isama ang lahat ng mga hindi pinalad makapasa. At iniikayat ko na ipagdasal natin sila sa sunod nilang pagsusulit. Dahil tayo mismo ang makapagsasabi at makapagpapatunay kung gaano kahirap ang pinagdaanan natin sa review holistically at kanila itong pagdadaanan muli. To my alma mater sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, thank you for instilling the core values of karunungan, kaunlaran, at kadakilaan in me. Taas na scholar ng bayan, bayan ng Maynila. Sa aking mama at yaya, walang kaulugan ang medalya at gantimpala sa akin ngayong araw kung hindi kayo ang aking nasarapan. Sabi nga po nila, behind a great man is a great woman. At dito, napakaswerte ko dahil hindi lang isa kung hindi dalawang babae at ina ang humubog sa kung sino ako ngayon. Lubos na galak ang aking natin sa inyong lahat, mga bagong nurse ng bayan, at laging tandaan na gaano man kakitid ang ating mga pagdadaanan, hangad ko'y lagi't-lagi tayong bumalik sa rason o dahilan kung bakit natin pinili at manatili sa propesyong ito. Maraming salamat.